Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel, KAALAMAN. Isang maulang hapon ang aking pagbati sa inyo. Maulan-ulan na naman dito guys sa bandang San Jose del Monte, Bulacan. Pero hindi naman po ganun kalakas. At bago na tayo magpatuloy guys sa mga bago lang sa ating channel, huwag po kakalimot na mag-subscribe at i-on, pindutin ang notification bell para palagi akong updated kapag may bago tayong content. At dun po sa mga dati na po naka-subscribe sa ating channel at patuloy na nanonood at yung ating mga avid viewers dyan, maraming salamat po ang aking hinihahatid sa inyo. God bless you all po. Ayan. So ito guys, ang ating pong magiging content ngayon ay itong 2011 1 piso BSP series coin. Ayan siya. Alam nyo, nag-iisa lang ito eh. Ayan. Kaya kung napansin nyo sa thumbnail ko, ayan, nag-iisa lang siya. At hindi lang siya nag-iisa. Talagang literal na nag-iisa lang itong 2011 ko. Ayan siya. At nag-iisang uri din po. Wala pong ibang uri itong 2011 na ito. Wala siyang ibang type or reverse or obverse type. Nag-iisa lang siya. Ayan. At aalamin na rin natin kung meron bang value ito sa numista. Kaya huwag mag-ilipat, sabahan nyo dito ako sa numista at wala patutulayan natin kung ano ang talagang status nitong year 2011 na ito. At syempre doon sa mga nag-iisa dyan guys, kung mapapanood mo itong ating content, hindi ka na mag-iisa sapagkat itong ating 2011 ay nag-iisa. So dalawa na kayo, kaya hindi ka po nag-iisa. Alright guys, tara. Okay, ito guys. Sino na ba ang nakapag-sign up dito dyan sa inyo guys, dito sa Animista? Sign up kayo dito guys para makapaglagay kayo ng inyong mga coins na gusto nyong ikalakan dito sa Animista. Ayan, 1 piso magnetic yung series na ito, no, yung aking Nasrts. Ayan ang kanyang features. Kapag binuksan nyo itong Animista sa Google, ayan agad ang bubungan sa inyo yung first page ng website na ito, yung coins na inyong hahanapin. Ayan siya, 1 piso magnetic. Ang years na ito guys ay nagsimula noong 2003 to 2017. Yung series po na yan, ayan po yung mga magnetic. Ayan. So ayan ang kanyang obverse, head of series at facing right, value to the right date below. Kung gusto nyo pong pag-aralan ang mga tungkol sa ating mga BSP series coins, andito na po yan sa Nevista. At yung mga reverse type ay andito na rin po. At may mga karagdagan po, mga impormasyon kayo makukuha dito sa Nevista. Ayan. So, diretso na tayo sa kanyang date. Hanapin natin 2011 para mabilis lang tayo ngayon. Ito, 2010 na. 2011. So, ito guys. Focus na kayo. Okay guys, 2011. Pero bago lang tayo magputuloy, makikita nyo naman na yung value dyan. Ano? May gusto lang akong sabihin. No? Marami kasi nagtatanong. May mga viewers na nagtatanong na puro lang daw selling price yung aking kinokontento. Tulad po nasabi ko dati, more on information po ako. Vlogger po ako. More on vlogging po ako. More on entertainment po ako. Hindi pa po ako namimili ng barya sa ngayon, na ilang beses ko na po nasabi yan. Sa akin po sa ngayon ay more on information. At dun po sa mga nagtatanong kung saan daw po pwedeng magbenta, lagi ko rin po sinasabi na hanapin nyo lang po yung website sa Facebook. Napakarami pong bumibili ng mga old coins nyo dyan kung gusto pong magbenta. Search lang po, coin buyer, lalabas na po yan. Marami po kayong pagpipilian dyan. Ganun din po sa YouTube. Tsaga-taga lang po sa paghahanap ng mga coin buyer. Ako nga guys, kwento ko na rin po sa inyo. Nasubukan ko na rin pong ako po ay alukin para magbenta ng mga old coins. Naghanap po ako ng mga coin buyer. At ako po ay nakahanap ng coin buyer. Ang nangyari lamang po doon sa inalok ko po siya ng mga barya na pinaalok sa akin at naitaas ko po yung presyo hanggang 10,000 pesos. Totoo po yan guys, 10,000 piso. Talagang
Gusto na nga akong puntahan ng coin buyer. Kaya lang hindi ko naman hawak yung coins at ako po ay nag-mag, ayun na nga, ahente nga lang. Ano. Pero siyempre, in-inform ko yung may hawak ng coins. Hindi niya nagustuhan yung presyo. Pero ang masasabi ko lang po, ano, yung 10K na po yun, sapat-sapat na po yun sapagkat yung mga inalo ko pong coins sa kanya. Alam ko po kasi ang presyo noon. So sayang po. Ang mga coins po na kasi ngayon guys, eh, no, mga USA coins. Galing po sa USA mga coins na yon. Tapos mga proof coin. Opo, ang mga proof coin po is talagang ano yan, di-design para sa collector. Kaya lang meron din po kasi tinatawag na mga rare na proof coin. Yung po mga inalo ko na yun is kung lang naman siya, common lang. Although meron po siyang price, alam ko po kasi sa isang sit niyan is nagpipresyo po siya na dito sa Pilipinas ng kuwan eh. Nasa maopera ka ng 500 is okay na po yun para sa isang sit. Kasi nandito po tayo sa Pilipinas. Tapos kung old coin naman at a silver, ayan, pwedeng mabili yan kung common lang siya. Kahit matanda po siya, pero kung common lang is mabibili po siya kahit 1,000 piso lang. Tapos meron pa nga ako isang nakausap na coin collector din ang sabi doon sa coins. Sige, kapag nakita ko yan at talagang maganda pa ang kondisyon yan, yung 1,000 pesos na offer ko sa iyo, dadagdagan ko pa yan. So ganun po yung kasi depende po yan sa inyong magiging pag-uusap. Tapos yung isang album na set, sinurge ko din po yung pinabebenta na album set, nakita ko po yung presyo. So sa package po na yun na aking binibenta, na-operan po ako ng 10K pesos. So alam ko talagang tutubo na po yun kasi yung gustong bumili noon ay hindi po siya nagbabuy and sell kundi gusto lamang po niyang i-collect. So nang hinayang din po ako yan. Yan po guys. So kaya ako po isinira sa inyo to, talagang meron po bumibili ng mga coins, lalo yung mga rare. Kung meron kayong hawak dyan, sigurado po may bibili niyan. Maghanap lamang po kayo ng tamang coin collectors. So ayun guys, mabalik na tayo dito sa ating 2011 1 piso. 30% po siya, medyo mataas. So ibig sabihin, marami po ang 2011. At tulad ng sabi ko kanina, nag-iisang uri lamang ito. Ano? Reverse to lang ang kanyang uri. Sa fine condition, 6 pesos. Very fine, 15. Extra fine, 17. At sa unsecurated, maganda na po ang value dito sa numista. 57.21. So ayan guys, ang kabuuan ating content ngayon. Ano? Maraming salamat po ulit sa inyong pagtambay. At sa mga bago dyan sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi ka pong updated. So until next time po, God bless you all. I'm out.